Prince of Peace. Pope Francis has instituted the season of creation from September 1 to October 4, the Feast of Saint Francis. In observance of this season and to deepen our commitment for the care of Mother Earth, we now pray the Angelus Prayer for creation. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord appeared in a burning bush. The Lord is King, let the earth rejoice. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. God looked at everything he had made and found it very good. Learn from the way the wildflowers grow. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. What you do to the least, you do to me. We await new heavens and new earth. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, who wonderfully created human nature and still more wonderfully redeemed it, may those you have redeemed understand that there exists nothing more marvelous than the world's creation at the beginning. Recognizing that all creation is perfected in Christ, may all you have created give you praise and glory now and forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. That in all things God may be glorified. Kapanalig! Let's celebrate Veritas 846 Relevance on the Airwaves. As Veritas 846 is Metro Manila's number three most listened to AM station batay sa pinakahuling Kantar Media Survey. Maraming salamat mga kapanalig sa inyong patuloy na pagtangkilik sa mga programa ng inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanali, 55 years of Catholic broadcasting. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 7 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, araw ng Lunes, 16 sa buwan ng Setyembre, taong 2024. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Available at Shopee, Lazada, TikTok at JMR Marketing Online Shop. Also available at Veritas Truth Shop. Para sa mga
panalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria. Maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari rin makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumain nyo ang katotohanan. Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig! Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig. Tayo po ay nanyayahan sa ating Healing Mass sa Veritas. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas 846 ang lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga mahal nating namayapa na, gayon din ang mga panalangin ng ating mga Eucharistic Advocate. Ngayon po ay pagunita kay na Papa San Cornelio at Obispo San Cipriano, mga martir. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Victor Emmanuel Clement. Ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon ay pagunita sa kapistahan ni Papa San Cornelio at Obispo San Cipriano, mga martir. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahusay na tagapangasiwa. Bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumagawa para sa pagkakaisa ng sambayanan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin. Ang inyong pagtitipon ay hindi nakabubuti, kundi nakasasama. Una sa lahat, nabalitaan kong kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako'y naniniwalang may katotohanan iyon. Kailangan pang magkabuklod-buklod kayo o magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino ang mga tapad. Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang dana. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba naman'y nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang simbahan ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo? Hindi. Hindi ko kayo pupulihin. Ito ang aral na tinatanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya'y ipagkanuno, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayun din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Kaya nga, mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba na dadhin upang yaong sala iyong patawanin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin ay iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagdidigdas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang dumadapit sa iyo ay dudutan ng ligaya at ganak na walang kapantay. Bayaang sabihing, ang poon ay dakida ng nagahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Hallelujah, hallelujah,
Kaya laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya anak niya'y binigay. Alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang may turo ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya pumasok sa Kapernaum. Doon may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga, kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagalingin na ang aking alipin. Sapagkat ako isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit at sa aking alipin, gawin mo ito, ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig. Pagbabalik sa bahay, naratan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang Panginoon ay mayroong misyon at ang kanyang misyon ay siya nagpapagaling sa mga may sakit. At marami pong mga may sakit na dumulog sa kanya gaya ng ating ebanghelyo ngayon, pero hindi lahat ay pinagaling ni Jesus. So tandaan natin, maraming dumulog sa kanya na mga may sakit. Pinagaling ni Kristo, pero hindi lahat. Bakit? Dahil ang misyon na magpapagaling sa mga may sakit ay iniwan ng Panginoon sa kanyang simbahan. Kaya ho, ang sakramento ng Misa na ipinagdiriwang ng simbahan ay pagbabahagi sa misyon ng ating Panginoon. At ito rin ang ating unang pagbasa kay St. Paul. It speaks about the beauty and the mission of the Mass. So kahit na wala tayo sa medical profession, hindi tayo doctor or nurse, but we can continue the mission of Jesus. Noong kasagsagan ng bagyo at baha, yung aking kaibigan sa kainta lubog sa baha.
At bukod doon, lahat sila sa pamilya ay nagkasakit, lagnat. At ang masaklap nito, tumawag sa akin, "Father, wala kaming perang pambili ng gamot. Yung kaunting naiipon namin ay para sa pagkain namin. Wala, hindi kasama ang gamot." So ako naman ay naawa. So pinadala ko lang pambili ng paracetamol. Gumaling sila. Eh, hindi naman ako doktor. Pero yung kaunting halaga na ibinahagi ko sa kanila, gumaling sila. So ganun ho yun. We can share, we can do a little to help other people. Noong nakaraang August, nag-reunion po kami sa Bohol, yung aking batch sa high school, 1977. So kami lahat po ay mga senior citizen. Pero may isang classmate namin na hindi nakadalo sa aming reunion dahil siya po ay na-paralyze, na-stroke. At nung siya ay na-stroke, ang tinamaan sa kanya ay yung kanyang lalamunan, yung throat. Kaya bukod sa hindi siya makalakad at makabangon, ay hindi siya makapagsalita dahil nga tinamaan ang kanyang vocal cord. Ilang buwan siyang nakahiga, ilang buwan siyang hindi makapagsalita, dinalaw namin sa kanyang bahay. Yung kanyang asawa ngayon, pangatlo, so siya ay 64. Yung asawa niya ay 24, pangatlong asawa. Maganda, maputi. Yung asawa niya, maputi, maganda. Kaya sabi ko sa classmate ko, binulungan ko siya. Binulungan ko siya. Classmate, magpagaling ka, magpalakas ka. Dahil kapag hindi ka gagaling at mamamatay ka, akin na ang asawa mo. Alam niya, biglang bumangon at minura ako. O di ba, nakapagpagaling ako ng na-paralyze, sinabi ko lang, pag namatay ka, akin na ang asawa mo. Kahit biro lang yun, bumangon siya at minura ako. Nakapagsalita siya. Ang ibig sabihin, whatever we can do to help other people, that is a participation of the mission of Christ. And the mission of Christ is to heal people who are sick. Kaya ho, yung sinabi ng isang kapitan ng Romano dito sa Ebanghelyo na ginagamit din natin, ina-adapt natin sa banal na misa bago tayo tumanggap ng pakikinabang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Panalangin ng bayan. May pananampalatayang kasing tatag ng sa senturyon. Lumapit tayo sa Panginoon at manalangin para sa pangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan. Ang ating itutugon ay, "Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat."
Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang simbahan naway hindi ituring ang sinuman, saan man bilang banyaga o waring hindi kasapi, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Yaong mga namumuno sa ating buhay sibil, naway ituring ang bawat tao nang may katarungan at pagkakambantay-pantay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga taong kakaiba sa atin sa paniniwala, lahi o pinagdakhan, naway matutuhan nating unawain at tanggapin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga matatanda, mga nadudumbay at mga may sakit, naway tumanggap ng kasihan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang paghihirap, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Sa sandaling katahimikan, mga kapanalig, ating idulog sa Diyos ang ating mga sariling kahilingan, kalakip din ang mga intensyon sa bananamisang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ama ng lahat ng tao, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng senturyon na lumapit sa kanya ng may pagtitiwala at pagpakumbaba. Ipakita mo sa amin ang iyong kaganang loob ngayong manalangin kami sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir, ang banal na paghaing nagdulot ng kagitingan upang matiis ni na San Cornelio at San Cipriano, ang mga pahirap ng kalaban ay magbigay din nawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Cornelio at San Ciprian ay aming parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas.
kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos lamang ako to, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpalaan na panirito sa pala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunyan natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami, yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Santo Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. At magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, kapayapaan. Salamat ng sa ibutan, mababa ka sa kami.
narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ng napagsaluhan, ang haing nagbibigay buhay, hinihiling namin kaming pinaghaharian ng iyong espiritu ng kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa halimbawang ipinakita ni na San Cornelio at San Cipriano. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At sumainyo ang pagpapala ng dakilang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo tayo at dalhin natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Maraming salamat po kay Reverend Father Victor Emmanuel Clement sa kanyang pangunguna sa ating Healing Mass sa Veritas. At pinasasalamatan din po ng inyong kapanalig na himpila ng ating mga Eucharistic Advocate, sina Tita Nova and Family, Besling College of the Philippines, General Iluminado and Maria Elena Aragon and Family, Luisito Nieto, Fortunato Nieto Sr. and Lauro Tuazon Jr., Rustica Mercado and Family, Rogelio Mercado and Family, Rodolfo Mercado and Family, Turla Valbuena Family, Alfredo Mengulio and Family, Alfredo Clemente Jr., Andrea Astudillo, Annabelle Nocebora Jr. and Family, Anselmo Morales Jr., Antonia Leison Mendelebar, Atendido Family, Attorney Paul and Mrs. Maria Cristina Ismael, and Mr. Demetrio Ledesma, Andrea and Family, Rosales Family, Amor Burgos and Family, Bernardo and Estelita Sahorda and Family, Carolina Martin Inares and Family, Michael Talen, Carmel Gondabaisa, Carmelita Villanueva, Cecil Gico Bautista, Celerina Lafrades and Family, Concepcion Manalang, Desma Luay Atok,
Doktora Martina Pagaduan, Eden Dayson Luna, Edgar and Eliana Cruz, Edgardo Ojero, Elernie Siring Anacorda, Alicia Martin, Elizabeth David and Family, Emerita Rublico Mahonapit and Family, Erlinda Mangiat, Esther Jane Jacob and Family, Feman Doctok and Telma Mangiliman, Philomena Ortiz, Cristina Ortiz Rosales, Eric Ortiz, Florian De Los Santos, Fulache and Family, Flor Bacolor, Francisco and Evangelina Fable and Family, Francis Lim, Frank and Letty Magboo and Family, Gemma Estoco and Family, Hilario and Elaine Chan and Family, Isabel Tananzaldo and Family, Josefina Lopez Montano and Family, Julia Tapua and Family, Krishna Mangiat, Leonora De La Rosa and Family, Leo Taperla and LRT Decor Products and Family, Leverly Tanchua and Family, Lilibet Bagisa and Family, Lucila Hernandez Kirulf, Magdalena Susana Ventura and Family, Malin Catherine Mangiat, Maria Erin Arans, Mona Renella Alba and Family, Marcela Carlo, Digna Francisco Reyes and Family, Marcelina Figueroa, Maribel Ebol Cruz and Family, Maria Alicia Aguinaldo, Maria Carla Mangiat, Mary Karin Castaño and Socorro Nuki, Maynard Mangiat, Maria Soledad Peralta and Family, Melissa Morales Garcia and Family, Mrs. Tessiting and Calvin Jasmine Jessiting San Diego and Family, Mr. and Mrs. Aaron and Sheila Valdivia, Mr. and Mrs. Eduardo Maria Lourdes Sikat and Family, Mr. and Mrs. Fred Ferrer and Family, Nathaniel Pascual and Family, Nati Montalian and Family, Nova Dizon, Norma Cabrobes and Family, Paolo and Isa Santos and Family, Ramon Chua, Ramon and Rosario Gabaldon and Family, Rinaldo and Aurora de los Reyes and Family, Romualdo Salazar, Sister Linda, Sanigo and Family, Susan Cadiz and Family, Susan Allen and Family, Teddy and Family, Teresa Riola and Iraj Corporation, Tonin Ofel Jeronimo, Winnie Castelo and Family, Seni Canlas and Family, Zoe Marie Pascual and Family, Ben and Christine Alberto Family, Bobadilla and Burgos Family, Eli Ledesma and Family, Marilyn Alarilla and Family, Artin Divine Baldinaro, Larry and Evelyn Andan and Family, Nancy Rose Melo, Legulacion, Rosanila Gaturian and Brigida Hook, Roland and Evelyn Capco Cabangon, Angel Carmen Sita and Dorothy Tonko, Bayani and Nora Ramos and Family, Attorney Santiago Hernandez and Glenda Cruz, Corazon Reyes Garcia, Angelina Valerio Padilla, Florencia Ramos Hernandez, Charis Santos, Lapas, Elizabeth Ignacio Laig and Family, Leopoldo Montalban Jr. and Family, Lola Cecilia Puno and Family, Evangeline Marisales and Family, Leonor Tabeta, Pedro Tabeta Jr., Ludy Gubila, Alex Anthony Madrid and Family, Benilda Cabardo and Family, Broadcast World Philippines, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, Kamangon Borlongan, Osenio Bautista and Carpio Family, Carmelita Hau and Family, Carmelita Milet Vergara Ocampo and Family, Christine Agnes Tumlao and Family, Carmen Panlilio, Virgilio, Bernardo, Susan Leonardo Panlilio, and Household and Special Intention of Bernardo Katigbak, Concepcion Morales, Corazon Ramos and Family, Chris Santa, Christy Francisco and Family, Christina Beaumont, Delia and Dea Esma, Dr. Lolita Fandielan and Family, Edita M. Vicente and Family, Emelita De Jesus, Engineer Nato and Soli De Guzman and Family, Erminda Nalangan and Family, Erlinda Mejia and Family, Fe Isaac, Ferdi Cora and Emon Fernando and Family, Francisco School of Makati, Nenita and Glacy Orocio, Neo Heights Marketing and Sale Corporation, Hope Bayani and Jade Tan, Irene Cruz and Fenina San Jose, Jessin Loleng Chuapoco and Family, Leo and Mary Ann Paranpan and Family, Leonardo and Emerita Res Rivera, Lourdes Yoro Gibben Family, Marianita Rizzo and Monica Peralta, Maricel and Lina Cien Family, Mary Heidi Chusi and Special Intention of Susan Kataputan, Marina Sala and Family, Maureen Rose and Patricia Valera and Family, Maya Tel Rosario and Army Resources Incorporated and Family, Mercedes Lee Ramos and Family, Moises and Angelita Morales, Miss Desi and Chuck Kelly and Family, Mr. Alfonso Sopetran, Rafaela Magpanta and Family, Ramon and Loretta Villanueva, Rodora de la Pastores and Family, Ricardo Esther Commercial Center, Rodrigo and Josephine Valimento, St. Ferdinand Medical Arts Building, Susan and Grace and Rolia Clavea, Tayon Chemicals and Services Incorporated, Victor and Minang Morales, Grace Asuncion Ojeda, Norma Genonangan, Sisglo and Sislita Sayo, Elisa Chua Chu, Sol Bulaong Acuña and Family, Rosemary Sales and Family, Imelda de la Piedra Ramos and Family, Silvina Mangulabnan and Family, Luz and Roel Dresa, MK Dresa Cabling Services, Conrado and Corazon Justo and Family, CVJ Food Catering, Miguel Alcantara, Bautista Micor and Family, Avelina Pasco and Family, Edenida Cardona, Wilfredo and Lilibes Ochones, Carol Sevilla and Family, Rowena Esmili Goloso, Aurora Makatangay, Mirna Alberto, Vivencio and Felicidad Bantigue, Josephine Salangsang and Family, Esther and Marilu Castronuevo and Family, Leti Perez and Family, Josefina Sandra Acusar, Iluminada Nila and Family, Mirna De Vera and Family, Rita De Guzman and Family, Maria Corazon Castillo and Family, Teresita and Cynthia Iligan, Celia La Peña, Archangel Francis Ladra and Family, Milagros Malimba, Gemma Adzuara and Family, Dani and Dorothy Joy Rivera, Sosima Mecasio and Family, Yoli Tapales, Anita Tonel and Family, Antonina Aiko, Maria Salvacion Samson, Christine Transona,
Gigi and Joe Maricatipay, Gilbert Suniga and Elena Dio, Leoncia Egdani, Edita Aldaba and family, Susan and Grace, Richelle Tiham and Edwin Tiham, Marietta Vidal, Cherian Enriquez and family, Glenda Umali Garcia and family, Renato and Audrey Lapitan, Gilbert and Beth Benedictos and family, Mercy Onsa and family, Attorney Earl James Saludo, Risa Magdamit and family, Queen Rayos and family, Dita Miranda, Kiko and Jeng Reyes and family, Maria Elena Siochi Caraballo, Teresita Perez, Samuel and Lolita Cortez, Wilhelmina Jacinto, Divina Puyo and family, Roy and Maria Elena Itable Tibbol, Rafaela Golayan and family, Aida Yara and family, Gudi Espinales and family, Sinayda Pascual, Josephine Apuli, Griselda Aquino Martires, Mirna Jauert, Eduardo Firmalimo, Myla Permejo, Lito and Chat Cahulis and family, Leonila Fe Bonaventura, Maria Alexa Intengan, Eduardo and Magnisha Torre Franca, Dr. Chadora Tan and family, Josephine Ramirez, Benjin Arlene Hau, Olga Cruz and family, Violeta Bianan and family, Fermina Loreto and Diane May Santa Rita, Corson Del Valle and family, Flaviana and Billy Sarmiento and family, June and Lil Hizon and family, Ria Carpio and family, Evangeline Gonzalez and family, Maria Luisa Martinez and family, Trinidad Castro, AA Alarilla Construction Company. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat mga kapanalig sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating Healing Mass sa Veritas. Kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo na makinig sa ating himpilan at manood sa ating Facebook live streaming at YouTube para sa mga karagdagang balita at impormasyon higit sa lahat ng pagdiriwang ng Healing Mass sa Veritas. Araw-araw ito yung alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Abangan po natin ang misa mamayang alas 12 ng tanghali na pangungunahan ni Reverend Father Michael Jason Abao SC at mamayang alas 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Reverend Father James Nitolyama. Maraming salamat din po sa mga kasama kong naglingkod sa misang ito, sina Brother Norman at Brother Roy, at sa Veritas Technical Production Coordinator at Social Communication Team at Religious Department kasama si Binibining Rene Jose, Ali Maynahe, Homer Viray, Jeffrey Austria at Bong Doroteo. Abangan po natin ang susunod na programa, ang Veritas Pilipinas, kasama si Nanay Jing Manipol Lanzona. Ako naman po ang inyong kapanalig, Cedric Angelo Garcia, na bumabati niya sa mapagpalang umaga at sumayin niyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig!